is your Filipino radio experience in Las Vegas. PHLV Radio. PHLV Radio. Mga kababayan mo lang ka ba? Alam nyo, June 2022, marami na tayong mga nagawa para po naman sa Philippines music people. Hindi lamang yung mga nakaraan natin mga performance at saka mga performer, kundi 2022, sa buwan na ito, June, July, August, kahit napakainit po naman ng Pilipinas, napakainit po naman dito po naman sa Las Vegas, Nevada, but still, na-enjoy pa rin natin yung tunog Pinoy. So here we come para po naman sa the monitor ng PHLV Radio Las Vegas, Philippines Music People. Heto na naman. Mag-iistorbo kami sa inyo, ha? Sa inyong pamamahay. Here's Daisy S. Bolter. Uy, salamat. And talking about June, di ba maraming nagpapakasal pag June, Rex? Huwag ka magpakasal muna, ha? Huwag divorce, ka magpakasal. Divorce ang ginagawa ko ngayon. Divorce. Divorce. Eh, na-divorce ka na eh. So, pakasal na naman sa sunod. Good evening sa iyo, John. And good evening, Las Vegas. At sa lahat po ng ating mga kababayan, especially yung ating mga OFW na mga kababayan, saang sulok ng mundo man kayo naroroon ngayon, binabati po namin kayo ng isang napakagandang umaga, tanghali at gabi. It's the monitor na naman po. Sabayan nyo naman uli kami at I'm sure matutuwa kayo sa aming guest ngayon kasi today, malapit na kasi tayo, Rex, mag-iisang taon. Kaya patindi na patindi yung ating mga guests. Right. And speaking of tindi, kasama natin ngayon ang dating miyembro ng Rainmakers. Let's welcome to the monitor, Joseph Lansang. Hi, Joseph. Lansang. Hello, hello, yes. Hello. Hello, oh. Hello. Oh, Lansang, yeah, yeah. Lansang. Yeah, oh. Joseph Iron. Ano? Iron Man. Lansang, oh. Paco. Oh. Paco. Oh, Paco. Sa Tagalog, Paco. Taga-Paco. Taga-Paco sa Metro Manila. Oh. Welcome, Joseph Lansang. Yeah, good to have you here. Hello, 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 hello. Anong hello? Telepono? Nabanggit mo, Daisy, na si Joseph ay member ng The Rainmakers. Mm-hmm. Yes. Huh? Yeah. Anong taon yun na sumikat ang Rainmakers? 70s, I think. Hmm? Oh, 70s. Seventy-six. Sino ang nag-handle ng recording company sa inyo? Vicor, Alpha, Black Gold. Black Gold. So Black Gold. Sister company. Black Gold is the sister company of Vicor. Ah, Vicor kay Del Rosario. Oh, Vic Del Rosario. Oh. Eh, Vic Del Rosario ng Viva Films. Yeah. Pero ni nag-release ng album namin is Black Gold. Black Gold Records. Parang bagong company niya ng Vicor. Yeah. Yun yung ano niya, parang sister company. Yeah. Black Gold Records. Speaking about Vicor, pinaalam po namin sa inyo na ang best friend ko sa Vicor, kapatid ni Vic, si Chupilo Del Rosario. Siya po ay pumanaw na. Si Teddy Del Rosario, mga kaibigan namin yan sa Vicor Music Corporation, sila si Vic Del Rosario. Marami kasi, naging disc jockey din ako nung araw, since 1969. And, mga, alam mo naman yung mga payola sa recording company. Number one kami dyan. Anyway, itong pagkakataon na ito, mga kababayang walang kaba, ako'y masaya kasi yung mga 1970s and 80s na mga artista na nadidinig niyo at napapakinggan sa mga FM and
AM radio ay nandito sa atin sa PHLB Radio Las Vegas. Oh, yes. Philippines Music Table. So, Daisy, ano kaya pakinggan natin si Daisy Bolter kung ano ang mga ika nga background? Si Joseph Lansang ba ay hold upper? Siya ba rapist? Siya ba maraming biyanan nga katulad ko? Uh-huh, tulad mo? Oh, kasi singer, entertainer eh. Diyos ko. Siya ba, isa kami sa ano, sa naluloko sa kabubuntot kay Joseph noon. Pag kumakanta ka sa yan, napapatulala kami. At saka, taga saan siya? Siya ba'y Tagalog? O taga... Taya? Taga Sibat? O taga ano? Ewan ko, ma? O, pakilala muna natin siya. Sige, pakinggan natin si Daisy. Si Joseph Lansang ay nag-umpisa bilang isang drummer at singer at the same time, at ang kinakanta niya ay mga Everly Brothers songs. Iron Man. Nag-aral siyang mag-gitara noong high school at ang mga tinutugtog naman ay Letterman songs. Oh my goodness. Wow. From Everly Brothers to Letterman. Then in college, he was doing the Baby Boomer songs hanggang sa nakilala niya ang mga miyembro ng Rainmakers, at ang mga kinanta naman nila ay mga stylistic songs which improved his blending abilities sa pagkanta. He composed the song BINIBINI which became a big hit, at nag-perform siya kasama ng kanyang grupo na Rainmakers in several countries like Japan, Italy, Canada, Hong Kong, etc., etc., etc. Mayabang. Sige. he joined lots of retro bands mula 2005 up to the present. Alright. So, ganon si Joseph. Tatanungin pa ba natin muna natin siya or pakinggan muna na pakinggan natin yung pakinggan kanyang first song? Pakinggan natin kung talagang totoong siya ay member ng Rainmakers. Rainmakers. Gusto ko mapakinggan, Rex, kasi paalam ko kasi noong araw magkaibigan na kami ni Joseph kung gaano siya kagaling kumanta, kung gaano kaganda yung boses niya. So gusto ko malaman kung ganun pa rin ba hanggang ngayon. Naiyabangan ako sa Joseph Lansang na ito. May pako siya. Ako mamaya kuha ko ng martilyo. Tingnan natin. Papakuin ka niya. Tingnan natin kung totoo bang siya ay member ng Rainmakers. Ha? Oo. At totoo ba yung sinasabi kong magaling siya? Wala akong comment muna ngayon kasi gusto kong marinig. Pati yung mga sumusumaybay sa atin sa The Monitor ng Philippines Music People, gusto nila marinig kung ito ba Joseph Lansang, totoo ba ito siya? O gusto nila makita yung album, yung CD, ando ba talaga ang pangalan ng mamang ito? At taga saan itong Joseph Lansang na ito? Alright, dito tayo kay... Okay, so wag na tayong magpatumpik-tumpik pa. Let's listen to Joseph Lansang's first song, Reminiscing. Walking you home, we got down to the gate, and I was dreaming of the night.
rubber band. Yes! Ah, yung rubber band yun? Ang galing. Walang pinagbago. Paano mo, Joseph, nabintayin yung voice mo? ewan ko, basta I've been singing since high school. Mm-hmm. Tapos college, tapos tuloy-tuloy yan. Tapos lately lang, siguro 3 years ago, na-discovery ko yung, meron ako na-discovery na isang technique na disgrasya lang yung pag-discovery, yung nagbo-vocalizo ako 12 minutes. Araw-araw yan. Araw-araw. Tapos, pag nag-vocalizo ako ng 12 minutes, parang kumakapal yung boses ko pagka kumakanta na ako. Paano yung mukha mo? Ginawa kong araw-araw. Yung mukha mo kumakapal din. Hindi, dating makapal na yung mukha ko. Wala nang ano. Mga kababayan ko lang ka ba? Marami pa pong sasabihin si Joseph. Kinakat ko lang siya ngayon because he is a Visayan. He is from Agusan del Norte. Norte in Kabadbaran. Yes. Kabadbaran. I've been following this guy kasi alam niyo yung mga rainmakers na yan. Chine-check namin yan, Daisy. Mga kababayan ko lang ka ba? Kung sino-sino itong mga performer na ito? Tagasaan ito sila? Mga Visayan ba? Mga Tagaluzon? Taga-Visayas sa region or Mindanao? Chine-check namin yan. Kaya, as a disc jockey, dapat meron kang sasabihin about them. Diba? Okay. Ngayon, dito naman kay Daisy. Narinig natin yung reminiscing. Ano na naman ang gusto mong malaan from Joseph Lansang? Huwag yung pako, ha? Huwag yung martilyo. Pag-uusapan natin yung music ability ni Joseph Lansang. Music ability. Ayun nga, nabanggit niya kanina na gumagawa siya parang vocalization araw-araw, 12 minutes. Kaya yun ang maintain niya yung kanyang boses, yung ganda ng boses niya. Mataas pa rin eh. Andun pa rin yung hagod. Andun pa rin. Pero meron pa. Meron pa. Isisingit. Iba naman ito, ibang approach. Kakanta ka ng 4 hours, no? Tapos, pagka, siyempre, parang halos mamamaos ka na yan, di ba? After 4 hours, ipahinga mo yung boses mo, wag mong ituloy. Tapos, palampasin mo yung isang araw, tapos pagkanta mo ulit, ang kapal ng boses mo. Pati mukha. Makapal. Hindi, dati nang makapal yung mukha, yung ano na. So, that's a good tip sa mga magandang tip 'yan. Sa mga aspiring singer, no? Basta wag mong dumaan doon sa pipilitin mo yung kahit na mamaos ka na, wag. Pagka once na parang namamaos ka na, ipapahinga mo na 'yan. Pagkatapos ng pahinga, sigurado yan ang kapal ng boses. Wow. So, alright. Ganda. Gandang tip yan. Maraming mga singer, babae man o malalaki, na kumakanta ng Philippines National Anthem. So, malapit na ang Independence Day, di ba? Dito sa Amerika and sa Pilipinas, June 12, nalapit na. Or, during sa replay na ito, maaring lumugpas na tayo. But at any rate, yung mga gustong matutong kumanta, tapos gusto nilang ma-improve yung boses nila. Kasi pagka kinanta mo yung lupang hinirang, napakataas ng boses ng singer na yan. Balikan natin si Daisy Bolter sa kay Joseph Lansang. Mamaya maging perno yan. Delikado. Perno. Delikado yan. Dati, Clavitos, no? Espanyol. Clavitos. Clavitos, Espanyol. And then, Clavo. Pagkatapos, after Clavo, Lansang. Pagkatapos ng Lansang, Perno. Ma-imperno kita, nag-iahak ng... Hindi. Imperno. Yung sa Bisaya, parang kuan, wala na yung Clavitos, parang yung Soilas. Soilas diba? Na. Soilas. Sa sapatos. Soilas. Tapos Lansang, tapos Perno. Perno. Perno, yeah. Ay, nako, kayo lang nagkakaintindihan dyan. Okay. Joseph, itatanong ko sa iyo. Daisy, okay. Bakit, saan mo na-meet
ang Rainmakers? Saan kayo nagkakakilala? Bali, sa Manila na. Ano ako noon? College days mo na. Oh, folk singer ako noon. Tapos during my folk singing days, nagkasabay kami sa isang lugar sa, ang pangalan ng lugar, Bonanza. Regular singer sila doon, Rainmakers. So, pareho kami, hindi pa kami noon sikat. Ang Rainmakers, hindi pa rin sikat noon. Tapos nag-ano kami na. Bakit sikat ba kayo ngayon? Hindi na. Hindi na rin. Hindi na rin. Okay, balik tayo. Sige, okay. Oh, anyway, nung nakita nila ako, kasi nagpapalseto ako eh. Mm-hmm. So, yeah, parang nagka-interes sila doon sa palseto ko. Mm-hmm. Kasi yung isang miyembro nila, aalis na sa kanila kasi magpipiloto na. Mm-hmm. So, ayaw nila maging tatlo. Gusto nila lagi apat. So, okay. Ayun, kinuha nila ako. Joseph, bago tayo sa kwento mo, pakibanggit ang mga members ng Rainmakers. Ng Vicor. Go ahead. Okay. Actually, marami ang Rainmakers pero apat lang talaga ang pwedeng magsama na ano. Mm-hmm. Palit-palit yan eh. Palitan. Joel Macanaya. Jojo Grospe. Tapos Mon Villanueva. Luke Gaston. At saka Joseph Lansang. Yan. Nagpapalit-palit ang kapit. Joseph Lansang, yun ang Perno. Talagang Perno yan, Perno. Ha? Oh. Laging naka Perno. Nakaganon yan, no? Sa poste ng mga building. Ha? Ibang klase ito eh. Alright. Daisy, nawawala ka sa mga question ni Joseph. Hindi, kasi nakikinig ako sa inyong dalawa. Bakit? Dapat naman pakinggan niyo kami. Oo naman. Siyempre, nakikinig ako sa inyo. Yung ibang pinag-uusapan ninyo, mga perno, mga labitos, hindi ko alam yun. Suilas. O, mga suilas. Suilas. O, ano yun? Kasi alam mo, Daisy, kami, dumaan kami na as a shine boy. Dumaan kami niyan. Diba, Joseph, dumaan tayo dyan sa shine boy. Alam natin yung paano maglalagay ng pako sa swelas, diba? Alam mo, swelas nung araw, metal. Ngayon, goma na. By the way, pakilala natin si Joseph kung taga saan siya. Oo. Taga saan ka nga pala, Joseph? Tamo? Kabadbaran. Kabadbaran, Agusan del Norte. All right. Yun, Kabadbaran. Nabanggit mo na kanina, Rex, eh, Kabadbaran. Ang pagkalam mo kasi si ano, taga CDO siya. CDO. City. Bago natin pakinggan yung mga next songs niya, pakinggan natin yung shoutout siguro ni Joseph. May shoutout ka ba, Joseph? Kaibigan niya, di ba? Sige. Mga kaibigan mo. Shoutout sa mga kapatid ko at saka sa mga apo ko, lalo na yung mga apo ko. Lolo. Hindi lang apo, pati yung apo sa tuhod. Sa talampakan. Yung apo sa tuhod ko, si Chutsay, grabe yun. Chutsay. Yun ang natutuwa ako ng apo sa tuhod. Anyway, so sino mga apo mo na napahilig din kumanta, Joseph? Parang pamangkin yung nahilig sa kanta. At saka yung isang apo ko, sa dami, hindi ko na maalala yung pangalan. Karl Marx. Karl Marx, Edulsura. Okay. Yung isang apo ko na kumakanta din. Ilan ba asawa mo? Isa lang. Ilan ang balibyanan? Bianan, ilan? Pag sinabing Bianan, ibig sabihin... Magtiayon. So, isa lang. Pero kung... Usa ka magtiayon ra. Kung marami kang ano... Kasi uso ngayon yung marami kang... yung karelasyon. At saka may mga anak ka. Hindi Bianan ang tawag doon. Anong tawag doon? Ano?
Ha? Ano lang, wala lang. Yung tita-tita lang. Kasi hindi mo pwede tawagin dyan na. Oo nga, Rex. Ikaw talaga ba? Tinatawag mo na Bianan agad. Oh. Pwede pala tita lang. Oh. Oh, ang Bianan, isa lang. Isa lang ang Bianan. Yung, isang yung pair. Nanay ng asawa mo. Oh. Tatay ng asawa mo rin. Tatay mo rin. Oh, tatay ng asawa mo at saka nanay ng asawa. So, gusto mong batiin yung Bianan mo? Yung Bianan mo. Aha. Gusto mo batiin sila? Kamuntik ako magka ano, magka mag blackout. Hindi ko ay nak. Natin si Dizzy Boulder para sa second song ni Joseph. Yes. Itong second song ni Joseph. Ito yung hit song niya na siya rin ang nag-compose. Mm-hmm. Pinaka-hit song niya. Mm-hmm. At ito yung kanta na kinikilig ang mga girls pag naririnig nila. Mm. Oh, syempre. Mm-hmm. Oo. Mm-hmm. Kaya nga nung malaman ko noon na, uy, nandito si Joseph Lansang. Sabi niya, alin yung kumanta ng Binibini? Oh. Sabi ko, di ako maniniwala, pero ang kinanta niya, sabi ko, siya nga. yun ang ano, pakikinggan natin ngayon. Kakantahin niya ito sa atin live. Magigitara lang siya. Mm-hmm. So, this time, here's Joseph Lansang with his own composition, Binibini. Binibini sa aking pagtulog, ikay panaginip ko. Panaginip na kathang dakila itong pag-iisip ko. Ang katulad mo raw ay birhen sa abang altar ng purong pag-ibig. O kay ganda, o kay gandang mag-alay sa'yo. Alaala at isip at pagod sa'yo, binigay ko raw. Binibini ang aking dalangit, dasal, dinilig mo raw. Wika mo raw, iingatan ko, magpagkain. Sagot mo para nang sinadya pagsapit ng magandang umaga, ako'y bumalikwas din. Panaginip naglahod na tunaw, nariyan ka pa rin. Para luma, ikaw nga'y akin sa pisang lakas ng purong pag-ibig. O kay ganda, o kay gandang mag-alay sa'yo. Kay ganda, o kay gandang mag-alay sa'yo. O kay ganda, o kay gandang mag-alay sa'yo. Yes! Ang galing pa rin, ang galing pa rin. Oh. Ay nako, no wonder. Buti na lang, Rex, hindi playboy si Joseph. Di tulad mo.
Hindi naman ako playboy. kasi ang daming babae na humahabol nito sa kanya. Dahil lang, pero, hindi lang sa ano, dahil sa boses, ha? Dahil sa boses. Hindi makahabol. Okay. Kasi maraming binibini. Na bin, maraming bini, di ba? Sa aking pagtulog. Mga kolehiyalang binibini. Alright. Ganda-ganda. hindi na binibini ngayon, ha? Ano na ngayon? Matrona? Lola sa tuhod na. Lola na sa tuhod. Yung mga binibini noon, lola sa tuhod na. Oo. Yung mga lola na. Kasali na kasi, ako noon. Ayay ko. Kasi isipin mo yung ano, aray, yung edad ko ngayon. 71 ako ngayon. So, 71. Apo sa tuhod na yan. Mabuti na lang. Kung may, ano ba yung susunod sa apo sa tuhod? Talampakan. Ah, meron pang ganun, ha? Oh, meron pang talapaka. Sana maabutan ko yun. Siguro after, ano, sa, after 10 years. Gusto ni Mas Binisaya, kiting. Napas kiting. Ah, okay. Oh, kiting na. Karoon lang ko kahibaw. Karoon lang ko kahibaw. Marami kang matutunan kay Rex. Mga kababayan nga ng kaba, kayo po ay nanonood at nakikinig sa PHLD Radio Las Vegas. Ito po ang The Monitor Philippines Music People. At all over the world, kami po ay bumabati sa inyo, Europe, sa Saudi Arabia, yung mga OFW natin, yung mga nurses natin, at iba't ibang mga profession po. Dito po naman sa sanglibutan. Alam namin na gusto ninyo marinig yung mga original na mga Filipino music na ika nga napapakinggan ninyo over the radio, FM and AM radio before. Heto na sila at mag-isa lang na nahuli namin. Yung iba, nasa bilangguan na yata yung mga member ng Rainmakers, no? At this time po naman, pakinggan natin kung ano ang mga naihandang question ni Daisy Bolter para makilala niyo ng husto si Joseph Iron Man Lansang Paco Clavitos Pierno. Kompleto. Ay nako, Joseph. Okay. Kasi yes, maalala ko kasi Rex noong nasa yung younger years namin. Itong si Joseph, gumawa ng kanta. Yung meron siya isang kanta, yung Let's Work and See ba yun, ano, Joseph? Yeah. Ginawa niya within 10 minutes lang. Ganun kabilis. 10 minutes? Yes, ganun kabilis. Yeah, tinanong pa niya ako, Daisy. Okay. Yun na yun, yung we go up and we go down. 10 okay minutes lang ginawa yun. Tapos kinanta na namin sa ano, sa nag-concert kami sa Cotabato. Ang yabang nyo. So, gusto namin malaman, Joseph, saan ka kumukuha ng inspirasyon sa paggawa ng kanta? Lalo na pag ganun kabilis. Mm-hmm. Hindi. Ang inspirasyon, ang pagka ganun kabilis, ibang klaseng inspirasyon yun. Parang hindi mo maalala eh. Hindi naman pare-pareho ang inspirasyon eh. Yung mood. Iba-iba ang mood. Kagaya nung binibini. Yung binibini, nagawa ko yun dahil meron akong sore eyes, birthday ng girlfriend ko. Tapos sore hindi eyes? Ako sa bahay nila. So sa sama ng loob ko, hindi ako makapunta sa bahay ng girlfriend ko. Ayun, lumabas yung tono. Tapos yung tono, pinalagyan ko ng lyrics kay Lucas Paredes. The late Lucas Paredes. Okay. Oh, kilala mo si Lucas Paredes, ha? Oh, naman. Na-interview ko. Oh, yung kwentong kutsero. Kwentong kutsero. Yeah. Right. Yun. Ganon pala yun. Oo. So, kaya nakakreate ng magandang melody, Rex, dahil masama ang loob niya. So, pag happy ka rin, nakaka-create ka rin. Mabilis din ang pag-create mo ng melody. Oh. Sa sore eyes lang dahil sa sore eyes. Dahil sa sore eyes. Piskat. Piskat, giahak. Piskat. It's a combination of isda pati meow. Piskat. Piskat. Oh. So? Sige, tirahin mo na ng husto. Gilingin mo na si Joseph. Gilingin? Oh, gilingin mo na. Ay, hindi ko gigilingin. Bakit ko gigilingin? Gisahin mo. Oh, sige, gisahin mo, baby. Okay, sige.
So, question pa uli or kakanta na siya? Aywan ko sa iyo, ikaw naman dyan ang may... Kantahin na muna natin para ano, after this song, tatanungin natin ulit si Joseph. Alright. Parinig na naman natin ulit sa kanila yung kanyang next song. Another cover song. Ba't ka tumatawa dyan? Ay, nabubulol ka eh. Nabubulol ka. Pakinggan. Okay. Uy, ano ka? Over ka ha? Hindi naman daw ganun kabulol yun. Exaggerated ito laging si Rex. So, mga kaibigan, andito na naman po si Joseph Lansang sa kanyang cover song na Love Song. Why do people cry when they hear the word goodbye in a love song? Tears are sure to fall when you know they gave it all in a love song. Somehow do lovers get a chance at a beautiful romance you wish it could be? 'Cause everybody's needing, but the singers are all singing in a love song. It can tear you apart, 'cause a word can break a heart in a love song. They say all the things you feel, and they make it sound so real in a love song. It seems that everything they say is said in such a way that we believe it's true. 'Cause everybody's needing what the singers are all singing in a love song. Each of us know there's no guarantee we'll ever find love. In the songs that we share, the heartache is there to remind us. New love brings a thrill, and we know it always will in a love song. Happiness can bring, but it helps if we believe in a love song. There's a part of you and me in every memory that tells us who we are. And everybody's needing what the singers are all singing in a love song. And everybody's needing what the singers are all singing in a love song. Alam mo, ganda, galing ah, galing. Natatawa ko dyan sa kantang yan, love song. Sa Bisaya pa, labaw suwang. Labaw suwang. Labaw suwang. Oh, labaw suwang. Hindi naiintindihan ng mga Ilonggo Tagalog yan. Oh, labaw suwang Ilonggo, hindi yan Cebuano. Hindi ba Bisaya din? Ano man pala ang tawag dito, 'di ba? Suwang. Oh, suwang. Pero sa Ilonggo yan, Ilonggo. Sa Tagalog naman, baba. Baba. Babalu. Di ba? Theme song daw ng mga labaw suwang yan. ganda. Andun pa rin yung talaga yung andun pa rin talaga yung ano yung makabagbag galing ng boses ni ano makabagbag damdaming ng boses so, ni ano Joseph Lansang Iron Joseph, Man Clavitos the Iron Man
Clavitos, Clavo, Lansang, Perno. Suilas, Suilas. Suilas. O sa gihimo ni Moron Diha, sabihin sa'yo pangapangutan na ron, kay murag nimbalik naman ang maayong dagway sa gig. Concert, concert. Yeah, balik ulit ang entertainment. Kasi dito sa Las Vegas, mabalik na mga entertainment so far. And not only in Vegas, but in California, in different parts of the world. Unsa man? Balik dito, na oh, dito mabagal. Mabagal yung balik ng mga gig. Mm. Minsan, minsan once a month lang. Mm-hmm. Minsan, kung siniswerte twice a month. Mm-hmm. Mabagal dito ang balik ng gig. Pero... sa awa ng Diyos naman, nagkakaroon din naman sa mayroong mga coming gigs. Mm. So, may so mga darating. So far, Daisy and Joseph, may mga invitation din si Joseph Lansang. Kasi nasa Agusan ka ba ngayon, Joseph? Nasa Manila ako ngayon, Quezon City. Nasa Metro Manila, sa Quezon City. So, marami ka pa rin invitation para sa mga birthday parties, mga merong binyag. Oh, in demand pa rin. In demand pa rin si Joseph. Kasi last time nung nagkausap kami, nasa gig siya eh. Okay. All right. So may gig pa rin. Alam mo, maraming nai-intriga kay Joseph ngayon. You know why? Uh-huh. Hindi pa rin naniniwala yung mga nanonood sa atin sa PHLV, the monitor, dito sa PHLV Radio, na siya'y member ng Rainmakers. Daisy, ipakita mo nga sa mga nanonood at nakikinig sa atin na si Joseph Iron Man, Paco, Suelas, Lansang, Perno, na siya talaga ang isa sa mga member ng Rainmakers ng Metro Manila. Siya talaga. Sa boses pa lang siya eh. Oh, pakinggan natin. No? Ano? Ganun-ganun talaga. Gusto mo marinig uli si Joseph? Yeah. Ako'y na-intrigue din ako. Minsan, di ako naniwala kasi Bisaya mag-uni. Kibokas mo Bisaya. Parang nagsiyuyoy Bilyami. No? Pero, parang nagsiyuyoy Bilyami and Joseph Lansang. Ano? Pakinggan natin, Daisy. Okay. Mm-hmm. Sige. Mm-hmm. Ito, another cover song. Cover song kanta naman? Junior. Mm-hmm. Kanta ni Junior. Ni Junior, yung Espanyol? Oh, yung Espanyol. Oh. Mm-hmm. Yeah, okay. Ang pamagat ay If You Leave Me. One more sleepless night, still can't get things right. I don't think you see how hard this is for me. Knowing you're leaving, can't we talk things through the way we used to do? Remember how we planned to always understand, trying to find you, trying to find a way to start a life anew. Cause if you leave me, there's no tomorrow. Only yesterday and time to feel. Cause if you leave me, there's no more laughter. Only sadness stays. All the times I know you're just about to go, I can't let you make this one last final break. Trying to tell you,
trying to tell myself would still might find a way. Cause if you leave me, there's no tomorrow, only yesterday, and time to feel. Cause if you leave me, there's no more laughter, only sadness days, and always will. Cause if you leave me, there's no tomorrow, only yesterday, and time to feel. Cause if you leave me, dedicated to somebody ba yun, ano? Joseph? Wala, hindi ko maalala bakit ko ginawa yun. hindi, tumay, ano lang ako, yung nag-scroll lang ako sa yung sa karaoke. Uh-huh, tapos titingnan ko yung pitch, kung bagay yung pitch, yun. Mm-hmm. Na, eh, alam mo naman ang YouTube ngayon, ang daming karaoke, ano, karaoke yeah. Minus one. Yeah. Ang dami. Dito nga sa PHLB, The Monitor, Joseph, marami tayong kakompetensya na mga kumakanta rin sa YouTube. Kasi alam mo naman, pag YouTube, nagmo-monetize yun kung depende yun sa audience mo, pag magaling ka kumanta. But so far, so good. Ha? Kasi may gig na ang Mindanao ngayon and gig sa Metro Manila. At least napapansin, tinatawag ka nila for mga special occasion. No? Siyempre, birthday, wedding anniversary, yung mga iba't ibang gig na alam nila na kayang-kaya mong kantahin yung gustong-gusto nila. Alright, balik na natin sa Daisy Bolter. May tatanong ako kay Joseph. Ano ang pinaka, sa tingin mo Joseph, ano yung pinaka highlight doon sa diyan sa singing career mo? Surpresa to ah. Yung at the age of since mga siguro mga at the age of 68, 69, diyan nag-umpisa yung nag-iba yung boses ko, yung parang medyo kumapal. Parang nagiging Parang ngayon pa lang ako nag-peak yung ano ko, yung boses ko. Which hindi yan nangyayari before, ha. Dati ang tawag sa akin yung boses ko malamig pa sa ice, yan ang sabi nila sa akin. Pero ngayon hindi na eh, nag-iiba na yung boses ko, medyo nag kumakapal na. Parang ganun pala yon after long time, tsaka pa lang siguro nadidiscovery mo yung mga technique. Pero you mean hindi ka kontento sa boses mo noon? Oh, hindi, manipis ang boses ko noon eh. Ganun. Eh samantala kami, gandang-ganda kami sa boses mo. Falsetto siya, falsetto. Gandang-ganda kami sa Hindi siguro kaya Joseph, ulitin mo yung binibini, sige. Oh, kanta mo a few lines. Para may recall, sige. Magtalay sa'yo. Nahihirapan na ako magpalseto. Kasi makapal na mukha niya. Ang katulad mo raw ay birhe. Yun. Yung palseto ko, may nahaluan ko na ng medyo hataw ng konti. May da-da-da-da-da ng purong pag-ibig. Oh, kay ganda. Magtalay
alay sa'yo. Yun. Iba na. Yun lang. Kasi oh, nag-iiba na eh. He is now 71 years old. 71, yeah. Running 72 by November. Panahon na siya ng dinosaur, kaya iba na ang boses niya. Makapal na ang balat, makapal ang mukha, makapal ang... Hindi, yung mukha, matagal nang makapal yun. Ah, matagal ay makapal. Oh, sige, huwag na natin pag-usapan yan. Daisy, meron ka pang question dyan. Sige, question mo kay Joseph. You mean question? Isang question pa? Naubusan na ng question si Joseph. Hindi, marami akong question dito kay Joseph actually. Kasi yun, hindi lang naman narinig mo ngayon, hindi lang binibini yung kanyang na-compose. Meron pa siyang isang kinumpose na kinanta rin ng Rainmakers, yung Ale Ale, di ba? Iyon din yun, Joseph? Ale Ale, oo. Ale Ale, I remember that. Music, I forgot. Music din, sa akin din yung music, tapos yung lyrics, ganun din, yung lyrics ng... Binibini, si Lucas Paredes. Si Anhing. Lucas Paredes si din. Anhing. Pero, Anhing. hindi ka kasali pagkanta sa pag, ano, sa pag-record doon. Kasama. Oh. Kasama. Ah, kasama ka kasama pala? Oh, kasama siya, ikaw naman. Akala ko, sila lang. Kasi nag-monk kasi itong si Joseph, ano, Rex. Yeah. For a while, wala siya sa Rainmakers. So I thought, yung Ali-Ali is... ginawa nila nung wala si Joseph. Si Joseph na ang gumawa. Kasi may mga compositions na siya na kinanta ng Rainmakers na wala siya. Yung Let's Work and See, sila lang yun, di ba? Hindi. Parang sila lang. Parang kasi during the time, yun yung nag-monk ako tapos pinarinig ko sa na parang sila lang ng record no, hindi ko na alam mo na Alzheimer na rin ako, hindi ko na rin maalala. Mga kababayan walang kaba na nanonood po kayo at nakikinig kay Joseph Lansang ng Rainmakers direct from Metro Manila, pero Bisaya ni taga-Kabataan. Bisayang dako. Bisdak. Daisy Bolter, direct from Davao. And Bisdak po. Ricarte po, Bisdak din. Direct from Las Vegas, Nevada. And then, marami pa rin akong mga minamahal na mga biyanan. Biyanan, sabi ko na nga ba eh. Mahuhulog sa biyanan. Pero pang isang kanta si... Yes, meron Joseph. Pa. Daisy, di ba? Ito naman is composition din niya ito, right? Composition niya. At kasama niya dito yung kanyang... Sino ba ito kasama mo dito, Joseph? Kasama mo sa band? Yung silingan? Yung silingan, Bisaya? Okay. Ang kasama ko dyan, kaya silingan yan. Kasi dito sa... Uy, yung silingan namin, is kapit-bahay. Kapit-bahay. Sa village namin... during the 80s the same kalye kami. Taga Cagayan de Oro siya, tapos ako taga ano Kabadbaran. Tapos the same kalye kami, yung nag-combine kami, nag-duet kami. So ganun. Kaya kami naging silingan. Babae. Silingan. Babae. Ben. So, hindi, lalaki yan. Lalaki yan si June. Ay nako, mag-intriga na naman ito si Ricarte. Lintek ako eh, parang iniisip ko na, na hindi ka tunay na lalaki. Lalaki, dahil graduate na lalaki. Wala kang tanduwa eh. Sige. Okay, Daisy. Oh, for the first time dito sa The Monitor, may kakanta ng Bisaya. So, original. Ito na naman. Original. OPM. Bisaya. Bisayan song, ang pamagat po ay silingan. Ibig sabihin, No. Samtang may kinabuhi. Samtang may kinabuhi. Ulitin mo nga, Joseph. Sa ang title ng song is Samtang may kinabuhi, tapos ang pumanta silingan. Silingan. Silingan yung pala yun, samtang may kinabuhi. Okay. Sige. Ibig sabihin, yung pala. Hanggat may buhay, may kapitbahay. May kapitbahay. Sa Kabitenyo pa, kabitbahay. Ang dami nalang nakalokohan nito. So, mga kaibigan,
Pakinggan po natin before mapunta sa kung saan-saan ang usapan. Nandito po ulit si Joseph Lansang sa song na Sampang May Kinabuhi. Hala. Yes! Hala. Uy, ganda. Anong masasabi mo, Rex? Ewan ko, di ko maintindihan. Kasi hindi naman ako Bisaya. Hindi mo maintindihan ang Bisaya? Tagalog. Ay, ano ka? Tagalog. Ako, Tagalog, tako niya. Ano lang, correction lang. Ang nag-perform niyan is Silingan. Hindi lang ako. Silingan. Silingan. Pangalan ng grupo yan. A group of singers. No? And then, ang title. Ang title. Samtang may kinabuhi. So, it's yung sinasabi nating pinag-isa nila. Yung Silingan, pati si Joseph Lansang, the Iron Man. The Iron Man. Perno. Pernograph.
Pornographer. Mga kababayan, walang kaba. I think that's the last song na hindi natin kay Joseph, ano ha? Bago tayo magwakas, pakinggan natin si Daisy Bolter sa kanyang mga shoutout po na kasi marami itong mga sumusubaybay kay Daisy. Kita bang naman ang ganda-ganda ni Daisy, no? Kissable lips. At saka... Tumigil ka. At saka kung pwede lang haplusin yung kanyang buhok. Ay, nako. Waray buhok. Tapos, halik-halikan mo siya. Di ka, huwag ka maibo gana, Joseph. Sa beauty ni Daisy, up to now, look at her. Twinkling eyes. Ha? Twinkling eyes. Mm-hmm. Mm, kita ay, nako. Baka mamaya may umaway sa'yo, Rex, ha? Umaway. May umaway sa'yo. Ibang klase ng Tagalog yun. Benguet yun. Umaway. Bahala na. Ilonggo Tagalog yun. Babatiin natin, Joseph, yung ating mga kasama noon sa Cotabato. Sila Boy Guerra, si Liwai, o si David Guerra, si Chito Ruales, si Toots de Guzman. Malala mo pa sila? Si Toots. Si Jocelyn Garcing, si June Eramis, si Dodong wala na, paki-passed away na. Si June Eramis at yung iba pa naming kasamahan sa Harinawa Singers. And of course, siyempre, babatiin ko si Willie Francisco, magpapasalamat ako sa kanya. Kasi kung hindi dahil sa kanya, hindi ko na-contact si Joseph Lansang. Number one critic Willie. Yes. Constructive critic yan para kay Daisy. Kung crush ni Willie si Daisy, crush ko rin si Daisy. Yan pala, constructive pala yan. Okay. Si Joseph naman. Banggitin mo muna yung Daisy, mga shoutout mo dyan. Ikaw naman, nakakalimutan mo naman yung mga kaibigan natin. Oy, before that, nung na-shoutout ko na sila, yung mga taga-Cotabato na kasama namin noon, yung iba nakalimutan ko ng mga pangalan Makalimutan yung taga-Illinois. Ikaw naman. Siyempre, mamaya na yan. Mamaya na yan pag ending na tayo. Okay. Sige, sa Joseph na naman. Pakinggan natin sa Joseph. Meron pang isang kapatid sila, Boy. Si... Sino? Di ba yung youngest nila? Di ba si Boy tapos nakalimutan, si Baby? Nakalimutan tapos mo na yung mga pangalan ng kapatid niya. Mga kapatid niya, si Bessie at saka si... Si Bessie. Oo. Sino pa yung nasa, nasa US na. Nasa US sila, Edwin. Si Edwin yung kapatid nila. Mm-hmm. Pero si Edwin nasa Cebu. Nanonood sila sa atin ngayon. Right. At least natutuwa, naalala mo pa. Naalala mo tapos pa sila. Yung anak ni David na nasa Cebu rin, si Mariel. Naging Muriel ba o Mariel? Naging parang director ng isang indie film. Gusto ko lang palang i-shoutout si Judith Kitain sa kanyang birthday. Yes, birthday nga pala ni Judith Kitain kahapon. You're right. Yeah. At saka si Feli Encinares. Magbi-birthday din. Tomorrow magkikita kami, magse-celebrate kami ng birthday nila. Salamat din kay Mila Hill. At least sila, yung mga singing songbirds natin ng Davao. And sa mga taga Cebu, sila si Angie Inad, nanunod sa atin dito. Mga puro yan, mga singer, mga kababayang walang kaba. And Sam Costanilla, another good keyboard player. At sa mga members ng Sakdap, no? Mga Sakdap. Alam mo naman yung mga taga Cebu at Davao and the Visayan region and Mindanao. Maraming singer sa atin. And kagabi, natutuwa ako kasi ang dami mga Bisaya na nag-perform sa show ni Nina at saka nabanggit ko sa iyo, taga Bohol. Ha? Naalala mo pa? Ha?
Yeah, si Luke Mijares. Si Luke Mijares dito sa Las Vegas, Nevada, and Nina. At marami mga Bisaya ang nakikipag sabayan sa mga kantahan. All right. Dito tayo sa pinakahuling singkat from Daisy Bolter for Joseph Lansang, Iron Man. Pako dito. Pako doon. Ako dito, ang pinakamalaki, yung perno. Okay, go ahead. Okay, bye-bye time na tayo? Nasa pinakulong. Bye-bye words na, yes. Nasa tayo. Oh, sabi ko na sa'yo, Joseph, ang bilis ng oras eh. Bilis. So, this time, magpapaalam na. Alright, Joseph, last words yes. from your end. Joseph. Last words is... Bakit tumawa? Sana, sana mag-enjoy ako sa hirap ng sa hirap ng mga alam mo na yung pagka tumatanda ka, 'di ba? Ang dami mong nararamdaman, minsan naiinis ka na. Sana sana i-enjoyin ko na lang 'yun. Sino? Enjoyin mo lang. Huwag mong sabihin tumatanda, papatayin ko yung sabi ng matanda. hindi ako tumatanda, matanda na ako. Sige lang, maganda pa rin yung boses mo eh. Ay nako. So, you are blessed. Andun pa rin yung salamat. The point is still there. All right, thank you very much, so, Joseph. Wala ka na idadagdag para sa... Salamat. Salamat sa inyo. Salamat sa inyong invitation. At sana ay magbunga itong ano natin. Program natin na ito. Sana magbunga. Sa PHLD Radio. Las Vegas. Kasi normally pagka ganito, nanganganak eh. Nagkakaroon ng maraming shows eh. Yeah, kasi makikita ng ibang tao eh. Totoo yan. Yeah. Thank you, Joseph. Yes. Okay, Daisy. Thank you, Josh. Bolter from Davao. Thank you. Thank you. Bye-bye time na naman. But before ako magpaalam, gusto ko lang batiin yung aking mga kamag-anak, ang Shianda family na nanonood ngayon, yung nasa Marbel, si Margie, si Agnel, si Marife, at lahat-lahat mo. Si Febby Española. Hello sa inyo lahat dyan. At also, syempre, thank you kay Febby Mateo, yung ating pusher. The pusher, ha? Yeah, the pusher. See you again, guys, next week. Thank you so much sa ating guest today. Bye-bye. Joseph, thank you. Nice meeting you again. After more thank than 4 decades. 4 decades. Oo. Halata na yun, ha? Oh, baka sobra-sobra pa. Baka 5 decades na. Ay, hindi naman. Sabi ka. Okay. All right, thank 83, you. 80s eh, 80s. Oh. Salamat din po naman sa mga sumusubaybay sa atin sa Philippines Music People, the monitor ng PHLV Radio. Sangalin po ni Joseph Lansang, na member po ng Rainmakers. And kasama din natin si Daisy Bolter, very consistent. And si Phoebe Mateo, very consistent. At sa lahat po naman ng mga artists, mga indie artists. And sa mga nakaraan po natin, mga guests, salamat po sa inyong pakikipagtulungan sa amin dito pa naman sa PHLV Radio, the monitor. And sa ngalan din po naman ang ating CEO na si Johan Saison, Doctora Flora Saison, happy birthday. And kay Jana Saison at sa lahat po naman ng mga anchor person ng PHLV Radio Las Vegas. Hanggang sa muli po, next week, babalik po ang The Monitor, Philippines Music People. Inyo po namang abang lingkod, Rex Ricarte po lamang. Maraming salamat po, mabuhay po, and Happy Independence Day, Filipino, Filipina! Yes, Happy Independence Day! Bye-bye!